Cette homme est rare. Nandiyan na pala yung suspect ko sa rape case ng 13-year-old na taga-Pasig. Oh, very good. Mabu ka muna. Siya nga pala, San Andres, pakibili mo nga ako ng Alcampor, diapers, at saka yung nakasulat dito sa resetang ito. Okay? Yes, sir. Saan ko dadalhin ito? Sa bahay niyo? Sira ka ba? Dumudalin niya kina Karen. Sabihin mo sa kanya, inutusan kita. At sabihin mo din sa kanya, birthday ni Mrs. ngayon. Hindi pwedeng hindi ko siputin yun. Siya nga pala. Ikaw, Ninong, ha? Next week ng binyag. Yes, sir. Ay, 7 na po, Mr. Policeman of the Year. No, ikaw ah, makasabihin nila na nangagaw ko ng title eh. Hindi pa man, nominated pa lang ako. Oh, hindi yata. Para sa akin, ikaw ang number one policeman of the year. Meron akong ipapakita sa'yo. Babasahin ko, tumayo ka na dyan. Halika, ang ganda nito. Magugulat ka. Surprise! Long years of dedicated service, Patrolman John San Andres of Quezon City Police District has been nominated as Policeman of the Year. A lot of people are in favor of him because of his full-hearted devotion to his job and immeasurable service to his fellow men. Aside from being a model policeman, he is also a model husband and father to his family, as attested to by an interview with his pretty woman, pretty baby. Ako yun, ha? Josh? Tama ka nga. Ako yun, ha? Nasa diary ako. Tama na nga. Baka maniwala pa ako, eh. Happy? Sobra-sobra. Alam ko, hindi ako nagkamali sa decision ko sa'yo. O hindi ba, Mama, tuto na tuto sa'yo nung araw? Ang sabi niya, maikli daw ang buhay ng pulis. Pero ako, sigurado ako, naliligaya ako sa'yo habang buhay. Ang mga pulis, mahilig mangurakot at malalaki ang tiyan. Pero binago mo yun.
ako nauna eh. Daddy, oh, inaaway na naman ako. Ay, 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 kayong dalawang aga-aga nag-aaway kayo, ha? Kumain na ba kayo? Ha? Papasok pa kayo? Dada, hindi na ako mag-aaral. Magiging palis na ako, gagaya mo. Hoy, ang pulis kailangan din mag-aral, ha? At saka ang pulis, hindi nang-aaway ng ibang tao. Ikaw, ha? Palagi kang sinusumbong ni Ann. Inaaway mo siya palagi. Dada, hindi na po. Sinabi mo yan, ha? Dada, mag-recite po ka ng point na tinuro sa akin ng teacher. Sige. Be. May 10 palaka lumalangoy, tataas, bababa, at iikot pa. Sabi ng nanay, matulog na kayo. Sabi ng palaka, ayoko, ayoko, ayoko. Oo, tama na yan, tama na yan. At pare-pareho na tayo mahuhuli nga eh. Sige, Kinos, hintayin nyo na ako dun sa labas. Dada, labas tayo ng Sunday, ha? Oo ba? Saan mo gusto? Oo na, sige na, sige na. Labas na, labas na. At pare-pareho na tayong malilit na yun. Ang dadanin nyo. Halika na, hoy. Kumilos ka na. Tamad. Maligo ka na. Maligo ka na. Maliguan mo. Sige. Halika. Eh, di pati ako nalit. Halika, kata lang mag-isama. Kinos! Pare, congrats, ha? Siguradong ikaw na magpapagaling ng Christmas of the Year. Pare, may panda ako mamaya. Nanganak si Mrs. Pop, congrats, pare. Ano, lalaki, babae? Babae. Pambahay, duda, pare. Punta ka, ha? Sorry, pare. Meron kasi akong lakad mamaya, eh. Hello? John? Sunduin kita mamaya sa restaurant, ha? Labas tayo. Huwag mo na akong sunduin. Baka may makakita pa sa'yo. Basta, labas tayo. Sige. Uy, nakatulog ka ba na mahimbing kagabi? Mm-mm. Ay, sige, sige. Marami akong trabaho eh. Love you. I love you too. Bye. Talagang bilibawasan yung dalawa. Imagine, after 5 years, para pa rin kayong bagong kasal. Nagtatawagan pa rin kayo. Hindi, pero biro, pare. Talagang bilib ako sa'yo. Faithful na asawa ka. Biro pulis na ganyan. Eh, pare, kung nagkataon bang unfaithful ako eh, hindi mo ako inonominate bilang policeman of the year. Unfaithful? Pare, kung ikaw ang unfaithful, wala nang faithful na asawa sa mundong ito. Sa susunod, huwag mo na akong susunduin, ha? Ayoko may makakita sa atin. Ayoko may makakalam. Kung pinitin ko mamili sa amin ng asawa mo, alam ko naman akong talo, eh. Ano ito ko naman nakakasigurado? Ay, nako, John. Hindi ako mahilig sa relasyon. Nung pumayag ako sa relasyon natin, alam ko kung saan ako nilugar. Kung ano matitira sa inyo ni Jorasi, kung ang panahon o pagmamahal ang matitira sa inyo, kontento na ako na yun lang ang maibibigay mo sa akin. Alam ko namang nakikiambos lang ako eh. So huwag ka na mawawala sa akin. Baka hindi ko kayanin. Mangyayari yun. Hindi ko rin makakayang mawala ka o si Josie sa akin. Alam mo ba hanggang ngayon hindi ako makapaniwala? Napakaswerte kong lalaki. Biruin mo, minamahal ako ng dalawang babae na napakabait at ubod ng ganda. Bolero ka talaga, no? Ano, saan ang dress? Sabi na tayo. Magbabayad ka sa dress. Pinapatay mo siya ito dahil pinakulong mo. Wag! John! Malu! Takbo! John! Malu! Malu! Takbo! Takbo!
Mali ba ginawa ko, Jenny? Nung may ako dahil naduwag ako, ayaw mabiso kami. Ang importante, Malu, may ibang taong dumalo. Nasaan na ba si John? Sa sidan. Pupunta ko siya. Kala ko ba alam niyo mabiso ka, Lord? Hindi ko matiis na din siya makita. Kukumusta niyo na naman kung ano lagay niyan. Hindi ako magpakakilala. Hindi ako mahala. Dito ka muna, ha? Sabi ng doktor, hindi raw nila malaman kung tumagoy sa utak. Ilis kasi ang asawa ko. Nabaloy siya. Sorry, ha? Okay lang. Kung nabilang magsaya-saya pa namin. Tapos bigla na lang. Salamat.
sirkunstansya? Hindi pa rin nagkakamalay. Sabi ng doktor, baka matatagalan pa. Kumusta na yung hinahanap niyo na kabaril? Malabo pa rin. Pero may lead na kami. May kasama rin babae si Jan. Hindi na kilala kung sinong babaeng yun. Pero kilala mo na kasama mo ito. Maraming taong malapit para humingi ng tulong sa kanya. Sana ma-trace natin babaeng yun. Malaki may tutulong sa atin. Yun daw nakita sa pagbaril. Sa binit ng kamatayan ng buhay ng mga pulis.
ko lang magkasama tayo sa ating mga pangarap. Nangako ka. Ang magiging Dr. Strayan. Nangako ka. Ang magiging accountant si Anne. Nangako ka. Magkakaroon pa tayo ng isang junior. Isang puso. Sa inyo. Bibigyan namin kayo ng police protection. Basta ang sinasabi ko sa inyo, ang lalaking pumatay kay John, kay Patrolman Johnson Andres, ay maputi, matangkad at singkit ang mga mata. Miss, nasaan kayo? Pupunta namin kayo. At sinabi niya kay John, bago ito patayin, pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpapakilos sa kapatid ko, napatay tuloy ito sa munti. Yun ang sinabi niya. Miss? Hello? Miss? Hello? Nagahatid na kita. Uy, si Geraldine. Okay. Nagahatid na kita. Sige, mamaya na. Maaga pa naman eh. Marami pang chief. Halika na, nagahatid na kita. Malo, yung sabihin mo wala ka pang tiwala sa akin, ilan araw na akong pabalik-balik dyan sa restaurant mo para kumuha ng Geraldine. Ko, Hindi lang, mamaya na lang. Baka mamaya makita pa nila ako eh. Baka sabihin nila, hinuli ako ng pulis. Kaya gusto ko sa'yo eh, palabiro ka. Halika na. Alam mo, nagkalat ang mga rapist dito at adik. Baka inaantay ka na ng mister mo. Hoy, excuse me. Dalaga pa ho ako. Uy. Yung ganda mong yan? Ikaw talaga, pulis ka nga. Bulero ka eh. Talaga ho. Halika na. Teka nga, bakit? Paano ka napagpa dito? Nagpa-transfer ako dito sa headquarters nyo, kaya medyo malapit na sa restaurant mo. Hindi ko na problema ngayon ang Geraldine. Bakit hindi pa ba nanganganak ang misis mo? Anak na. Oh. Kaya lang ang problema ako ngayon itong naadig sa Geraldine. Kaya dapat sumama ka na sa akin kung hindi ako mismo huhuli sa'yo. Talaga, sige na nga. Oh. Sakay na. Okay lang yan. No problem.
yata ang brown out eh. Hindi, swerte yun. Ikaw talaga. Salamat sa pagdating mo, ano? Bakit? Kinaalis mo na ako. Hindi naman. Kaya lang. Hindi na. Maluling kasama ka ba dito? Siyan, ang kamay ko. Ano ba? Natanong kita kung may kasama ka dito. Wala. Ako lang mag-isa. Sa relasyon natin, alam kong nakikihati lang po. Wala akong karapatan sa'yo. Kasi yun ako nang malaman kung mahal mo po. Ano mo sa'yo eh. Wala kang demands, kaya minahal kita kahit alam kong mali. Maraming masasaktan. Sure. Kilala mo ako maluho. Lagi kong pinapanika ng tama. Kahit sa trabaho, buhay ko man ang nakataya. Basta tama, ilalabang ko. Maliban sa ating dalawa. Sana kung masasabi ko lang, nagkulang si Josie, kaya bumaling ako sa'yo. Pero hindi. Naging mabuti siyang asawa. Ang ibig mo sabihin, gusto mo? Hindi. Ayoko mawala ka sa akin. Hindi naman ako nagsisisi sa nangyari sa ating dalawa eh. Masasaktan si Josie.
John. John, sorry na yun ako nakadalaw. Pero lagi kitang naiisip. Maski wala ka sa pagtulog, ikaw pa rin ang lagi kong katabi. John, gusto kitang tamayan. Pero wala akong magawa. Ano na mangyayari sa atin ngayon? Ano na mangyayari sa atin? Naalala ko kung sinabi mo sa akin. Ayaw mo ang babaeng iyakin. Sabi ko naman, promise, John. Marami na akong hindi na kaya. Pero para sa'yo, John, pipilitin ko maging malakas. John, kumuha ka sa akin ng lakas. Kumuha ka sa akin ng lakas. Kailangan mabuhay ka. Hindi na ako sana nag-iisa, John. Natatakot na ako mag-isa. John? John? Mabuhay ka lang. Kahit na mas konting pagsasama natin, tatanggapin ko. Mabuhay ka lang. Kahit na... Kahit na maghiwalay tayo, patayin ko rin ako. Mabuhay ka lang, John. Kailangan kita, kailangan kang mabuhay. Kailangan kong mabuhay, John. Kailangan mong mabuhay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Sabi na kakamali ko na nangyayak ng pasyente. Kailan pa? Angalim. Huwag ka na magmaang-maang pa. Niloko ninyo ako. Maski nyo pa, hindi namin naisip na. Hindi namin naisip na saktan ka. Hanim na taon. Minsan na hindi ako nagsuspecha. Buong buo ang tiwala ko sa asawa ko. Sakit. Ngayon, nasaan na? Nasaan na ang lalaking minahal ko at pinagkatiwala ako ng buong buo? Pero naman, ang nagiging bago si John. Mahal na mahal ka pa rin niya. Sa buong relasyon namin. Alam kong ikaw ang maging umuwala sa kanya. Tinanggap kong kasunod mo lamang ako. Kung gano'n ay kontento ka ng manira ng pamilya ng iba. Tignan mo ko, Josie. Nasira ba ang pamilya niyo? Nagkulang ba si John? Mayroon ba siyang hindi na ibigay sa inyo? Mahirap paniwalaan. At ako man noon ay hindi makapaniwala. Pero wala siyang nakitang pagkulang sa'yo. Kontento siya sa inyo. Kung gano'n ay bakit? Ewan ko. Ewan ko, hindi ko alam. Basta't nangyari na lang. Maski kailan na hindi ko maiintindihan ang ginawa ninyo, sinaktan ninyo ako, niloko ninyo ako. Wala akong nilokong tao. Tapat ang nararamdaman ko. Wala kang karapatan dito. Para sa akin ay mananatili kang masamang babae. Hindi lang ako yung sinagtan ninyo kung hindi pati na ang mga anak namin.
Ako yung babaeng kasama ni John, umabaril siya. Hindi na ako lumanta dahil ayoko malaman ng tao na meron siyang kapit. At ayoko masira ang pangalan niya. Ayoko masira ang pangalan ng pamilya niya. Thank you.
Patay na si John. Maski doon man lang ako, mapuntahan ko siya. Sa Holy Garden Memorial Park, lumis ang living. Pero sana, sana, hintay mo na makatapos ang ako. Alam ko. Yung mga bata, kumusta sila, paano nila natanggap? Hindi pa sila sanay na wala si Chan. Siyempre, masakit. Alam mo noon, nung nasabay na mamatay yung mga magulang ko, hirap na hirap din akong tanggapin. Inisip ko na lang na nasa langit sila. At balang araw ay napunta ako sila. Din sila doon. Kaya kami pamilya. Pero nasanay na naman ako eh. Saka may mga kaibigan akong... Nakakita akong dapat na sikasuhin. Kailangan ko mamalis. Isang bagay lang sana. Meron sana akong gusto nito na sa'yo. Yung gabing bago mabaril si Chan. Sabi mo ko yung dalawa magkasama. Huh? Ano pinag-uusapan ninyo? Gusto ko lang malaman. Ikaw, tayong dalawa. Hindi siya makapaniwala na may dalawang babaeng mamahalin siya. Dalawang babae ni parehong napakabait at Josie, sandali. Tama ka. Dapat lang siguro mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni John. Paano ba para mo? Ubo! Malas mo. Dapat siya lang. Dahil nang nandiyan ka na. Kasama ka na rin. Ayoko na uli kinabahal ang pagkakamali ko, ha? Siya ako matay kay John.
Sasabihin mo na, nandiyan siya kilala, kilala lamang siyang pumunta. Pumasok dito sa bahay, gusto niya ako. Pag nakawag ko siya, sa labalan, pinagtago ko lang sa sarili ko. Sigurado ka? Tinis niyo tayo dalawa. Hindi, hindi. Ako lang. Ako lang, ayaw ko masagot ka dito. Umalis ka na, sige lang. Umalis ka na. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sige na, umalis ka na. Sige na, gusto kong maging malinis. Habang buhay na maging malinis ang pangalan ni Jan, ang pamilya niyo, sige na. Kung may tutulong ka, tawagan niyo. Oo, natawagan kita. Sige na, umalis ka na. Gusto ko tayong dalawa na mahalan. Alam mo, ano sa sinito natin? Alam ko, alam ko. Sigurado ka ba? Alam ko, sasabi ko, umalis ka na. Sigurado ka na. Kailangan ba yung lalaki yun? Hindi ko siya kilala. Bigla na lamang siyang pumasok dito sa bahay. Gusto niya akong pagnakawan. Gusto niya akong pagsamantalahan. Tinutukan niya ako ng laban ako, kaya nabalik ko siya.